Paalis na po ng Fort Santo Domingo ang itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles para sa operasyon niya dahil sa nakitang tumor sa kanyang matris. Pero imbes na sa pribadong ospital kagaya ng kanyang hiling, sa ospital ng Makati dadalhin si Napoles para maoperahan. Alinsunod sa desisyon ng Makati Regional Trial Court. Alamin po natin ang latest mula kay GMA News Stringer Melody Galasaw. Melody? Ma'am Jess, ito nga nakikita nyo ngayon sa ating TV screen. Kaalis lamang nitong convoy at kasama na nga dito si Janet Lim Napoles. Ngayon lamang ito at ayun nga, didiretso na ito sa OSMAK o sa Ospital ng Makati. Anumang oras mula ngayon, siguro ito ay hindi natin matansya kung hanggang anong oras yung biyahe, pero malamang aabutin lang. Wala pa to sa isang oras, Ma'am Jess. Okay. Melody, ang balita according to the decision yata ng korte ay sa OSMAK nga o operahan, pero ang mag-oopera sa kanya ay yung kanya ring mga doktor mula sa St. Luke's. Tama ba? Okay. Ma'am, pagdating po sa ganyan, dahil wala pa tayong masyadong impormasyon na nakukuha kanina, dahil sobrang higpit ng impormasyon dito, hindi tayo makakuha ng kahit anong info dito sa mga security guard. And even kay Sir Theodore Sindak, hindi niya nasigurado kasi sa atin kung ano talaga yung mangyayari ngayong araw. Ayan. Okay, you also do not have any information kung kailan itong operasyon na isasagawa? Ma'am Jess, ang nabanggit lang kasi sa atin dito ay kung anong mangyayari ngayong araw na ito, kagaya nga niyan, dahil simula pa nung Biyernes na ibinaba yung desisyon ng korte na pinayagan na nga itong si Janet Lim Napoles na dalhin sa ospital ng Makati. At hanggang ngayon, ito na nga ay inilabas na itong si Janet Lim Napoles. Yan pa lang so far yung nalalaman natin mula pa nung Biyernes. Ma'am Jess. Okay, marami tayong nakitang convoy Melody, dito sa live video ninyo, no? Would you know kung ilan yung talagang nakabantay lang kay Napoles na mga sasakyan? Oo, ang bilang na Ma'am Jess, naunang dumating yung tatlong magkakasunod na convoy, may mga kasama na yung security, and then yung ambulance, tapos ito na yung mga huling patrol, yan na po yun, yung mga nasa hulihan na nakikita nyo, yan na yung mga sumunod na nagpunta, na dumating dito kanina bago yung paglabas dito sa Fort Santo Domingo. Mm-hmm. And may impormasyon ka ba kung may kasama siyang family members niya o mga lawyers niya o puro yung mga gwardiya niya lang? Oo. So far, Ma'am Jess, ang nakikita lang natin dyan ay yung mga security lang po, dahil sabi ko nga po, pagdating sa impormasyon, ma'am, mahigpit po talaga tayo. Wala po tayong makuhang impormasyon kung sino po yung mga dumating or yung kasama niya ngayon sa convoy, Ma'am Jess. Okay. Maraming salamat sa'yo, Melody Galasaw, GMA News Stringer.